At sa bidyong ito ay nakita ko ang kakaibang diskarte ng trabaho. At ito nga po ang sinasabi kong kakaiba. Naglagay na po sila ng shattering dito sa kanilang bubuhosang kulom. Ayan po. At kung makikita nyo naman, ang suporta sa gitna ay kulang. Naglagay lang po ng carpenter's clamp at may bracing sa itaas. Ayan po, tingnan ninyo ang kanilang suporta, wala sa gitna. Pero ang sukat ng kulom na ito ay 20 by 40. Ayan, at clamps lamang. At naglagay din sila ng line dory para ihulog. Yan po ang kakaiba, at kung makikita ninyo, napakasimple ng kanilang pagsashattering. Ito po ay kanilang ginagawa na, sila ang gumagawa nito. Pero ang style po ng pagbubuhos nito ay mano-mano lang, hindi po pwedeng gamitan. A few moments later. At ito guys ang naging resulta, ang buhos nila sa kanilang kulom na ipinakita ko nga sa inyo na kulang ang suporta. Iyon po ang ginamit nila pong pagbubuhos dito ay mano-mano, hindi po sila gumamit ng pump. At sigurado kung gumamit sila ng pressurized pipe, jack sa sabog ang forma. Yan po, at naglagay na rin sila ng hollow blocks. At ito nga ay ang ating Iskiko building dito sa ating project. Tuloy po tayo sa panunod. More moments later. At ito na nga mga kahabdot, at binuhusan na ang rock slab nang matapos silang mag-hollow blocks. Nagpuhos na agad ng slab. At ayan, kung makikita nyo, nakatutok na ang pump at nagpuhusan nila ang roping. Ayan po, sa simpleng pagpuporma ay nakarating sila sa taas, at so far wala namang naging problema, kasi nga yung system ng pagbubuhos na sa kulong hindi nila ginamitan ng pump. Ayan po ang ating manumanya lang, konti-konti lang na ginawa. Ayan po, tuloy tayo sa panunod. As you can see guys, for this shattering on the side of the slab direct beam, ayan po, there is no any support, only at the bottom and the top side. But on the top side they put strap, plate strap and tying on the steel. That is only their support on the roof slab. Nakakapagtaka, pero at ito nga at kanilang binubuhusan na ito guys. At ayan, at simple single layer of steel only ang nilagay nila, at sa gitna ay meron silang apat na bakal pinaka-beam nila sa sinko. Ayan po, at nagbubuhos sila. Gumamit sila ngayon ng concrete mixer. Ayan, tuloy po ang kanilang pagbubuhos. Simple walk. At dito nga sa puntong ito ay nagbubuhos sila. Ayan, at kung mapapansin nyo, ang bakal nila ay single layer lang. Ayan, dahil mag-manipis lang itong ating ang kanilang bubong sa around 2 cm dimension, pero single layer lang ang kanilang bubong. Ito po ang Iskiko building, at ito na nga ang kanilang pagbubuhos guys. At ito nakikita ko rin sa inyo pag natapos ang At yan na po ang kayarian ng powerhouse na yan. Pinlasteran, nilagyan ng lower window. Ayan po, at may pinintay na lang dyan ang transformer na ipapasok. Yan po ang powerhouse unit building. Yan po ang simpleng trabaho, delikado, pero naging trabaho lang. Yan lamang po, at maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking short video na ito. Bye-bye!